Pwede yung manok. Lambot, very good ka. Panalo yung manok. Panalo yung mga manok nila. Trip ko. Ang makapakala ito, Super Junior. Sarap ng chicken balls. Medyo maalat pag hindi na mainit yung sabaw. Unfortunately, yung batch ng lettuce namin may insekto, no? Medyo naman na tuloy kami ng ganang mag-lettuce. Napakahilig ko pa sa lettuce. Tayo ngayon sa Sanggyup Salamat. Hindi ako nagkakamali, second time ko palang ulit dito. Tagal na nung una. So nakalimutan ko na talaga lasa ng food dito. Pati side dish. Nahin natin tong soup. Ito yung maanghang na maasim, di ba? Tinikman mo na ba? Kulang na sa init. Pero pwede. May natikman ako mas maasim pa dun sa soup na yun. Tignan muna natin yung mga side dish nila. Ano ko ito? Fish cake to eh. Sakto lang. Lasang kikiam, no? Tignan mo. Lasang kikiam na ano, manghang. Ito sabi ni ate, sweet onion ba? So onion daw to. Itong onion na to, magandang pangtanggal umay sa taba. Inubos mo yung chapche. Muntik na wala matira. Tignan natin. Hindi naman ako mahilig sa side eh. Karni talaga tayo. Ito to, B1 to. Apat ang sausawan dito eh. Tanong natin kung ano yung mga sausawan. Tignan nga natin. Wala akong matanungan. Feeling ko gochujang itong pangatlo eh. May lasa na to. Maninipis lang eh, no? Maninipis, kakonti lang yung per serving. Eh, only naman. So, hingi lang ng hingi. Ito, kung di ako nagkakamali, beef gravy. Ah, hindi. Parang yung pangalo, yung una kong tinikman na ano. Ito, plain to eh. But parang di natutunaw yung cheese. Ito, C2. Gochujang na manok. Simpla na to eh. So, tingnan natin. Pwede yung manok. Lambot. Very good ka. Ah, wala pa. Dark meat kasi kaya masarap eh. Pwede. Pwede yung manok. Ice. Ayos yung C2. Medyo maalat pag hindi na mainit yung sabaw. Yung kimchi nila. Ito, cheese ba to? Bakit hindi natutunaw?
Ang tagal matunaw nung ano, nung keso, kasi nasa gitna lang yung init eh. Ngayon lang ang ano, hindi kagandahan sa grill nila, nasa gitna lang. Ayun o. Oh. Ayun o, oh. Ayun lang yung baga o. Oh. Ito, gravy. Tignan natin yung gravy na yan. Try nga natin yung gravy nila sa manok. Baka lasang chicken dito. Init ng gravy o. Oh. Panalo talaga yung manok. Tikman mo na yung manok, be. Bulgogi ata yan. Bulgogi yan. Malitid, ano? Ito, feeling ko, B3 to. Beef bulgogi. Major, ano, no? Malitid yung cut na to. Pansin kong normal to sa beef bulgogi, eh. Ano? Ah, kita ka pala. Kita ka pala, ano? Malitid. Bilang net. Trip ko yung beef bulgogi. Malitid lang. Para masarap yung timpla na. Bagay nga sa kanin, kesa sa lettuce yun. Kanina, nung pagdating namin, walang kuryente dito. Kaya ang usok, walang ano, wala yung higupan nila. Higupan eh, no? Ano ba yan? Keso. Medyo matagal makaluto. Ano? Matagal makaluto. May time limit ba to? 2 hours lang. Pero normally, more than enough naman yung 2 hours. Mm. Baka 90 minutes, busog ka na eh. Pero kantuhan na lang kayo sa last part yun eh. Okay, chicken balls nila. Ay, chicken balls. Tama, chicken balls. Parang ano lang naman ka, tama, karagi, no? Ang angat. Bagong bulo ko. Dark meat, kaya trip ko. Bagay sa gravy nila to. So, tingnan natin ha. Sinausaw ko sa gravy nila ito. Wala na ba? Ay, ubus na. Naubos ko pala yung gravy. Panalo yung manok. Panalo mga manok nila. Trip ko. Tama ka pangalan ito. Super Junior. Sarap ng chicken balls. Tagal makaluto sa totoo lang. Usog ko na nga itong cheese. Feeling ko nakakaano to eh. Oh, para matodo yung grill. Lagay natin ng fish yung chicken balls. Ako, nasusunog. Kasi mga maso, masarsa yung hinihingi ko. Malakas makadumi talaga ng ano yun eh. Grill? Oo. Kaya si JP, alam ko, gusto niyan mga plain lang eh. Parang hindi palit ng grill. Yung mga chicken balls, bagong prito, kada labas. Sarap. Habang naghihintay ng pagkain, unfortunately, yung batch ng lettuce namin may insekto, no? Medyo na wala tuloy kami ng ganang mag-lettuce. Napakahilig ko pa sa lettuce. Ano ba yung gagamba o langaw? Ano man yun, obviously hindi na huhugasan ng maayos yung batch ng lettuce na yun. Dahil yun nga, mabilisan at maramihan. Pero still, hindi valid reason yun para makompromise yung paglilinis ng gulay mo. Pa, anyway, negative. Nakakasira ng gana. Pagana. So, anyway, hanggang ngayon, nagluluto pa rin. Malayo pa ako sa busog ko, no? Tagal maluto sa grill. Ang liit kasi ng ano. Ngayon yung biglang naalala ko. Sa sanggip salamat, ang liit ng grill nila. So, papalitan na natin yung uling para mas mabilis-bilis tayo makaluto. Okay? Ayun, yung bo. Kung ito busog ko, ganun pa lang, oh. Sa konti pa lang na nakakain ko. Okay, mamaya. Okay, ito yung C1. Ay, hindi papalitan. Parang bubugahan lang. Parang paypay, no? Pero higop. Ayun nga, no? Lumakas nga, ano? Ayos na siguro yan. Ayun, no? Diba? Luto agad yan. Very good. Yan. Ayos. Thank you, ate. Okay, so chicken, C1. So far, yung dalawang manok na natikman ko, panalo. Tikman natin ang walang sarsa-sarsa. Sabi ko ang manok nila. Oo, oh, trip ko. Mas malasa lang siguro yung C2. Pero pwede rin. Gusto ko, well, exceed expectation. Yung tatlong manok nila, trip ko lahat. Mm-hmm. Ang sarap ng manok nila, no? Marinate na. Sarap. Ito, sa tagal maluto ng mga karne, nagkakahalo-halo na. Hindi ko na malaman kung anong letter yung mga lintik na yan. Pero puro beef yan. Ay, nako, lettuce.
Ini-inspect mo na tuloy bawat lettuce ko. Masarap naman yung mga beef, yung mga karne, hindi naman masyadong mataba. Ano? Maninipis lang ang hiwa, pero anli naman yun eh. Hindi mo hingin na lang ulit sa'yo. Ang layo nang ibinilis ng luto, no? Nung mabugahan. Dati pinapalitan yun eh. Bagong batch eh. Ngayon, di, ay, kasama ka pa dun eh. No. Anniversary nila sa BGC. Pinapalitan nila nung nagbabaga talagang bago. Dahil may mga marinade yung mga common na in-order namin. Medyo mabilis talagang dumumi yung grill namin. Dahil may mga matatamis yun eh. Tapos siyempre, papataksa sa ano, no? Sa baga, kaya humihina rin. So kahit isang sanggip salam, pansin ko pa beef bulgogi, ang dami nilang magbigay. Kasi nga, ito yung cut na hindi masyadong, ano eh. For me, ah, yung parang hindi magandang cut ng beef, puro litid. Kita mo, ang dami, oh, kumpara mo sa iba, oh. Okay, so naubusan sila ng chicken. Anong chicken ang wala? Lahat. Ah, sayang, masarap pa naman. So, hindi ko lang sure kung na-record, no? Nakaraniwan, ang dami ng serving ng beef bulgogi. Kumpara sa iba. Yung ibang walang timpla, di ba, hibla-hibla lang. Ito, ang dami, oh. Isang order lang yan, oh. Ang dami. Yan, since medyo busog na yung mga mami, kabilang mesa, madami ng food dahil hindi na masyado silang kumakain. Hindi ko na alam kung ano to. Alam ko, bito to. May timpla to, eh. Okay, ngayon ko lang matitikman yung pork, no? Dito kasi sa grill namin, walang pork, eh. Pork. O, ano man to. Anong cut to? Diyan po. Ayos. Ay, makapal yun, no? Ayos, ayos yung diyan po. Okay, good evening, mga tropa. So, yun na nga, no? Sanggup, salamat. So, food, ang napansin ko, okay sana yung soup, eh. Kaso talagang ano, parang pagdating nung soup, warm lang siya. Hindi yung kumpara sa ibang mapapasok ka talaga pag try mo higupin. So matagal mawala yung init. Nun, yung sa soup namin, ilang segundo lang, lamig na eh. So sayang. Kasi pag malamig na, medyo naaalata na ako dun sa soup nila. Okay sana. Tapos yung side dish, hindi naman ganun kadami. Pero okay naman yung mga side dish. Ako naman, hindi ako ma-side eh. Talagang karne, pinupunta ko sa sanggipsalan, no? At saka si kimchi. Kimchi, lettuce, yun lang naman importante sa akin doon. Tapos, yung napansin ko, sobrang sarap ng mga manok nila. So, kung napanood mo yung sa The Ali, nung nag-food trip doon, ang reklamo ko doon sa chicken nugget nila, masarap sana, kaso white meat. Chicken breast. So, kaya siguro sobrang nagustuhan ko yung manok dito sa Sanggip Salamat. Dark meat ang gamit nila. Ang sarap. Mapa-meat, chicken balls, pati yung dalawang chicken na may marinade nila, no? Okay na okay. Sarap. Napunta tayo din sa, ano, sa lettuce incident, no? Gusto ko lang din mag-thank you dun sa manager. Kasi talaga naramdaman ko naman na big deal talaga yung nangyari, no? So, na-appreciate ko naman. Ang sinabi ko lang, tinawag ko attention niya, sabi ko merong something, pakipalitan na lang. Ganun lang, ganun kasimple, walang reklamo or ano. Minake sure ko lang na pinunit ko na yung lettuce at sinawsaw ko dun sa soup para talagang make sure na hindi na hugasan ng at ibalik. No? So yun lang, so move on na kami, kain na kami. Ang nangyayari naman siguro talaga minsan yun, although hindi sinasadya. No? Pero sabi ko nga, kailangan talagang malinis lagi dahil pagkain yan eh. So yun, so kumain na kami, hindi ko naman pinalaki yung issue, no. Although kung naisubo or nakagatang ko na yun at ano, ibang usapan na siguro yun. Pero, yun nga, napansin naman agad ni Nicole na may something doon. Napalitan naman agad, nagsorry naman yung manager. So nagulat na lang ako, bumalik siya at sabi is, para, siguro para to compensate sa nangyari, libre na yung isang pax sa amin, so... Hindi naman ako nag-expect ng kahit ano. So, na-appreciate ko naman yun. Okay? So, nasabi niya rin na gagawa siya ng report. Marami siya sinabi, hindi ko lang natandaan.
Pero yun nga, pinaramdam niya na they will do something about dun sa incident na yun. Bakit ko pa nilalagay sa vlog eh, nilibre naman na ako ng ano, no? Ng sanggipsal. Well, gusto ko lang naman ano, maging aware din yung mga kakain. No? At, not specific sa isang restaurant lang to. So, posible na mangyari sa ibang lugar. So, maging ano na lang tayo, maging maingat tayo. No? Wala nang masama kung medyo titignan natin yung, lalo na yung lettuce talaga. Kada kain ko na ng lettuce, talagang ini-inspect ko na. Kasi talagang ever since na nagsasagipsal kami, talagang subo lang ako nasubo. Kasi tiwala syempre ako nalilinis na maayos yun eh. So dahil dun sa nangyari, talagang ano, moving forward, talagang mas maingat na din ako. Mas titignan ko na maigi. Para lang din sure. Okay. So ayun, ulitin ko, na-appreciate ko naman yung ano, no, sa management na naramdaman ko namang big deal sa kanila yung nangyari at naramdaman ko namang titignan nila ang nangyari and hopefully mas ano, mas i-improve nila yung proseso ng paglilinis para mas maiwasan yung ganong incident in the future. Okay. So, about naman sa grill. Ang reklamo ko lang sa grill, ang liit ng ano niya nung talagang may heat niya or yung may uling ano man yun. Okay sana yung cheese at gravy, kaso halos na ang liit na nga nung grill, kakain pa siya ng space pag naglagay ka pa or pag tinuno mo pa yung cheese. So medyo matagal talagang makaluto kahit nanay ko nainip eh. Okay, so siguro gutom na, hindi pa naluluto yung mga karne nila sa kabilang side. So, yun lang siguro ang reklamo ko. Although, 2 hours naman ang binibigay. Na-consume ba natin yung 2 hours? Na-consume, no? Na-consume naman namin. Pero, ayun nga, more than enough time naman siguro yung 2 hours. Kahit medyo matagal magluto. So, yun lang. Salamat sa panonood. Ingat lagi, tropa. Happy Father's Day. Ingat.